So good morning. So for today's video, ayan. Hagardos brusosa tayo kasi kagigising lang natin. So, ayan. So wala tayong paano ngayon? Wala tayong pa-beauty. Wala tayong pa-beauty. Ano natin yung buhok natin, guys, para kahit pa paano matakpan yung ano natin. Ayan. So ayan, hindi pa ako nakapag-dye ng aking buhok. Marami na ang lumalabas na puting buhok. Ayan. So, ngayon, guys, may nagtanong kasi sa akin, guys, kung ano do yung masasabi ko sa mga naglalabas ang mga audio nitong tangang attorney na to. So, ayan. May nabago ba daw sa pananaw ko kay Tata Jet at saka kay Mix? May nabago ba daw sa damdamin ko para sa kanila sa pagsuporta? So, ano do yung nararamdaman ko sa kay Mahal, ngayong nagsalita na daw yung family daw ni Mahal. Ayan. So, una-una, ayan. Walang nagbago sa suporta ko kina Tata Jet at kay Mix Molino. Okay. At saka, sa nararamdaman ko naman sa part sa pamilya ni Mahal, ayan. So, para sa akin, ang pinaka the best talaga nila, ito pa ulit-ulit ko talaga itong sasabihin, guys, para na akong sirang plaka sa ginagawa ko ng ano, pagsabi. Ang pinaka the best talaga nilang gagawin, guys, is to accept na talagang wala na si Mahal. Kung may mga pagkukulang man, guys, kung sino man yung may magpagkukulang, may pagkakamali, or something na ganun-ganun, tao lang ang bawat isa. Kung may pagkukulang man si na Migs Molino, si Tatay Jet, ang buong pamilya ng mga Molino, kung may pagkukulang man sila, mayroon din namang pagkukulang ang mga Tesorero family. Kasi, hindi man lang nag-effort na magpunta yung tita doon. Alam naman niya na may sakit si Mahal. No, may lagnat si Mahal. Kasi, based sa mga sinasabi ni, ano, nila ni Tesorero, na kapag may kunting lagnat lang si Mahal, ay nagpapanik na siya. So, bakit nung panahon na yon na alam naman niya na may lagnat na si Mahal, at hindi na maganda yung sitwasyon, no, bakit hindi siya nagpanik na pumunta doon? Oh, ayan. So, ngayon, yung mga ganyang, ano nila, mga ganyang ginagawa nila na nakipag-usap sila kay Tatay Jet, gusto nila ng paliwanag, ganyan, ganyan. Gusto lang talaga nilang lumabas sa, ano, sa feeling na yung guilty ka, na yung nanghihinayang ka na kung sana pinuntahan ko na lang, kung sana pumunta ako doon, kahit na may pandemic pa, ganito, ganyan. Kasi, nung pandemic, nung kapanahonan ng pandemic, guys, ay, pwede ka makapag-travel basta may valid reason ka. Bibigyan ka ng permit. No, bibigyan ka ng permit na pwede ka mag-travel sa ganitong lugar kasi may kukunin ka doon na ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, ganon. So, bibigyan ka ng mga requirements na ibibigay mo. Yun. Kasi yung kapatid ko nga nag-travel siya talaga para ano, para kukunin yung anak niya dito sa akin. So, naghingi siya ng permit doon sa ano, sa ano nila, sa LGU. Ayan. Naghingi siya doon ng permit. Tapos, sa purok nila, sa barangay nila, ganun. Tapos, doon sa lungsod. Ayan. LGU nga. LGU yung tawag doon eh. Basta yun. Pagkatapos, kumpleto niya lahat yung mga papers niya. So, nakapag-travel siya. Pagdating niya dito, so, sinorender din yung pinakita yung mga travel document niya, ganito, ganyan, bla, 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 okay. So, hindi nagkaroon ng quarantine yung kapatid ko kasi okay naman lahat. Yun. So, yung mga ganyan nila, mga sana, parang yung pagsasalita nila na may sinisisi nila yung mga Molino, si Megs, ganito, ganyan, ganyan. Ano na lang yan, gusto nilang maghugas kamay sa kanilang nararamdaman na panghihinayang at guilty na sana, yung mga ganung salita na sana pinuntahan ko, sana gumawa ako ng paraan, sana, mga ganung mga ano, mga words. Yun. So, yun, tungkol naman kay Mahal na ano yung naramdaman mo, naramdaman ko sa kay Mahal, well, ano naman, nanghihinayang tayo kasi, syempre, kahit papaano ay napasaya din naman tayo ni Mahal, no, pag nanonood tayo ng mga vlogs niya, ayan. So, nanghihinayang lang na
kung hindi dahil sa pandemic, siguro hindi siya napaaga na ano na mawala sa mundo. So ayan. So about naman sa mga hinihingi-hingi nilang ano, hustisya na yan. Kung mayroon silang doubt talaga, pwede naman yan silang kumonsulta ng kanilang mga ano abogado, magfa-advise sila kung ano yung mga dapat nilang gagawin, ganito ganyan, bla bla bla. Hindi na nila kailangan na pagdiskusyunan sa harap ng social media. Kasi ang gusto nila ni na mag-live si Migs, magpaliwanag si Migs, ganito, ganyan, bla bla bla. Tapos na kasing nagpaliwanag si Migs. No. So, hindi na kailangan na ulit-ulitin. So, yung gagawin talaga ng, ano, ng mga tesorero siblings ay it's to accept. Tapos, kung talagang gusto talaga nila ng malinaw na paliwanag galing kay Mix, so kung si Mix ay hindi makapunta sa kanila, sila na mismo yung pupunta sa bakuran ng mga molino. Kung gusto talaga nila ng paliwanag. At wag na silang magpataasan pa ng pride. Kasi minsan ang pride nakakamatay din. No, ganon. Nakakamatay din ang pride. Oh. So kaya ayan, lunukin nyo yung mga pride nyo para malaman nyo ang katotohanan. Kasi kung dito, bangayan doon, bangayan dito. So syempre yung mga defenders talaga sa magkabilaan, talagang magtatapunan yan sila ng mga masasakit na mga salita. So, at hindi may iwasan na mababanggit yung mga pangalan ng both, ano, ng both involved sa issue. So, ayan, so tungkol naman sa bakit hindi pinagtanggol ni Tatay Jet ni Tatay Jet at saka ni Mix Molino yung mga tesorero siblings, hindi makokontrol ni Tatay Jet at ni Mix yung mga bashers. Kasi ang mga bashers na iniisip nito ng mga tesorero siblings ay yung defenders at supporters ni Mix Molino. Hindi nila yan kayang kontrolin. Dahil sila din mismo ay nababash. So, ang dapat talaga gawin nitong mga tesorero siblings ay huwag silang pumatol sa kung anumang binabato sa kanila. Kasi ang issue na yan, mamamatay lang talaga pag walang pumapansin. Ganon. So, kung noon guys, naalala yung pagkamatay ni Eman Dimedes, may issue din yun. Pero hindi pinatulan ng pamilya ni Eman. Hinayaan nilang mawala yung issue. Yun. So sana yan yung ginawa ninyo, pinanindigan na lang ninyo yung kung ano yung mga sinasabi ninyo doon sa interview. Sana pinanindigan ninyo yun. Hindi kayo nagpadala sa sulsol ng mga tao. Dahil nagpalala lang din ang mga yan. Yung mga hatid-sundo na mga ano, mga salita. At saka pinaka the best ninyong ano, gawin ay magpapatawaran kayo both side. Hindi na yung sisihin nyo si ganito ganyan, sisihin nyo si ganyan ganyan, hindi mamatay si mahal kung hindi ganito ganyan, bla 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 bla. Walang mangyayari kahit na magsisihan pa kayo ng buong taon, buong buhay ninyo dahil wala na si mahal talaga. So ang gagawin ninyo ngayon ay magkasundo kayo na mga pamilya. Yun yung gagawin nyo. Siguro magpa-party pa talaga si Mahal sa ano, sa langit. Pag nakita niyang kayo na magpapamilya ay magkasundo na. 'Yun. So, walang nawala. Sa totoo lang, walang nawala sa suporta ni Migs. Bagkus ay naglalong tumibay ang kabunsuan dahil sa ginagawa ng attorney na 'yan. Yang attorney na 'yan ang lalong magpapabagsak sa Mahal community. Dahil mas malawak ang suporta ni Mix Molino kaysa mahal community. So kaya isip-isip kayo na mga tesorero siblings, mag-isip kayo, huwag kayong magpadala ng sol-sol dahil dito sa social media kapag nagpadala ka ng sol-sol, talagang lalala na parang anay na unti-unti kayong kutkutin ng anay. Na hindi nyo na malayan, nasisira na pala yung pagkataon ninyo dahil sa mahilig kayong pumatol sa issue. So, yung mga vloggers dyan, talagang hindi nyo yan masisisi dahil pag may nakita yan silang, iko-content talaga nila yan. Katulad ko, diba Marites? Siyempre, andito kami sa ano na to, sa kalakaran na to,
talagang igagrab namin yan. Oh, ganito yung ganito, ganyan. So, at iwasan nyo yung parati kayong nakipag, ano, na nakikomment kayo sa live ng My Life ng ibang tao. Post kayo ng post dito. Iwasan mo yan, Madam Lani. Dahil kahit na ano pa yung mabuting sinasabi mo dyan, walang maniniwala. Dahil hahanapin nila ang mali. Dahil hindi mo mape-place lahat ng tao at hindi mo mapapasunod ang lahat ng tao sa gusto mo na mangyari. Kaya ayan. So ito guys, yung both side, maliban na lang doon sa Molino family kasi hindi sila talaga pumapatol sa issue. Tahimik sila, tikumbibig sila sa lahat ng binabato sa kanila na issue. Hindi ibig sabihin tahimik sila, guilty sila. Talagang sadyang umiiwas lang sila dahil kung papatulan nila yan, lalong lalaki ang apoy. Ganon. So yan din sana ang gagawin ng mga Tesorero siblings para matahimik na kayo lahat. At ako din, matahimik na rin ako sa pagmamaritis ko. Oh, ayan. So, diba? Oh, kaya, hayaan nyo na, huwag nyo nang palalain pa ang sitwasyon dahil mauubos lahat supporters ng Mahal Community. At asahan mo yan, Madam Lani, na bukas makalawa, makalimutan ang pangalan ni Mahal dito sa mundong ibabaw. Katulad ng mga sikat na mga artista na namayapa, maalala lang yan sila kapag death anniversary ng kanilang pagkamatay. Kaya tanggapin mo na yan para hindi ka masasaktan. Dahil kapag once na natanggap mo na yan, luluwag at luluwag na yung pakiramdam ng puso mo. Ganun. Acceptance is the key for your happiness. Ganun lang. So kaya, ayan guys. Tuloy na kaming magsagot ng kanyang mga homeworks. Ayan siya. Sasagot siya. Nasaan sila nag-aduma? O, mamaya. Basahin ko muna yan. So, ayan. Thank you so much guys sa panunood. And bye everyone. Mga kabunso. And bye.